Hello everyone! Magandang hapon po mga kasari. Welcome po sa ating channel, Chika Ma'am Vlogs. Ako po si Ma'am Shitin, ang inyong kachika at kanegosyo idea. And of course, ang vlogger at tindera ng Davao City. So ngayon mga kasari, mag-price update tayo sa JSM Mojito. JSM Blue Mojito. So, since naubos na yung JSM Blue Mojito natin mga kasari. Ay, talyo eh. Ayan, since kabibili lang natin ng Tanduay Select, ayan, bumili na naman tayo. Nung nagka-sales tayo, bumili na naman tayo ng 1 case na mojito. So, yan ang binili ko last Sunday. I think Sunday ba yun? So, ayan mga kasari, bakante na yung lalagyan natin ng ating mojito nga. 1 case. So, ang presyo ngayon mga kasari sa mojito, yung bili ko sa 1 case is nasa 500, magkano ba yun? 128 point something na siya mga kasari. Saan ba yung calculator? So, 1,538 yung bili natin sa ating mojito. So, ayan mga kasari, price update tayo sa ating binili na 1 case na GSM Blue Mojito. So, nakuha natin siya ng 128 point something. So, basta nasa 1,500 plus yung bili ko sa 1 case. So, andyan nasa, I think, 128 point. Times 12. Okay, nasa 1,540 mga kasari yung bili ng ating juice. So, ang flavor ng mga kasari, meron din silang gin pomelo, yung margarita tsaka mojito. So, wala na ako nitong gin pomelo kasi hindi naman siya hinahanap, hindi siya sellable. So, ang binili ko lang is margarita at saka itong mojito. Ito lang yung dalawa na ini-stock ko dito sa aking tindahan mga kasari kasi ito lang yung mabenta. So, ito siya. So, hindi pa ako naka-grocery ulit ng mga Ginebra mga kasari kasi hindi pa naman siya totally malakas. Sobrang tumal this month of March. Tumal siya. Wala siya masyadong tao kahit weekend. Pero bukas daw meron daw exclusive kaya prepared na din tayo mga kasari. And then kapag may mga bookings talaga, kailangan mo talaga mag-prepare kasi minsan, yung minsan ko nasa loob, iuwiin siya. So, kailangan meron kang stocks. So, ayan, display na natin yung ating stock na mojito. So, ayan mga kasari, ang technique ko na lang dito kasi since hindi naman siya ganun kadami yung tao this month. So, yung sales natin is nasa 2,000 plus lang, 1,000 plus yung sales natin sa isang gabi. So, kaya yung ginagawa ko mga kasari, kapag nagkaroon ako ng sales, kunyari, ang mabenta ngayon, Red Horse, tapos, pero may tira pa ako mga 2 case nga Red Horse or 1 case. Hindi mo na ako mag ng Red Horse. Bibili ko muna siya kung ano yung nawala na stock dito sa aking mga hard. And then, pag wala naman yung hard, pag wala naman yung Red Horse, tapos may benta ako dito, yun naman yung
siya totally na mauubusan ka talaga, dapat half-half lang talaga, eh meron ka ng replacement sa yung mga items. So, tulad nito mga kasari, kapag makabenta ako this tonight, bibili ko naman siya ng one case na itong Tanduay RAM. Itong ano natin mga kasari, itong long neck natin na Tanduay. So, ayan. So, ang one case naman yan mga kasari is hindi ko pa alam, pero I think nasa 130 yung one case, per piece niyan. Ang bili natin dyan nasa 130, kaya yan mga kasari ang ano natin, ibibili na naman natin kung magkasiuron tayo ng sales. Kasi dito naman sa ating mga items na ibang items, yung like yung mga coffee. Sa coffee mga kasari, hindi talaga pwede tayo mawala ng coffee kasi pag madaling araw, yan yung mabenta naman. So, dapat may stock talaga tayo na mga coffee. And then, yung ibang items lang talaga na mga hindi naman ganun kaano sa mga customer, hindi naman masyadong binibili. So, hayaan mo lang siya kung kukonti lang yan. Basta yung i-focus natin is yung sellable items kasi dyan tayo nakakaginan siya. Yung mga items, ibang items talaga is wala. So, ayan. Sa candies, hindi tayo pwede mawalan ng mga candies kasi partner yan siya sa kanilang mga alak, sigarilyo. Ayan, yan ang hindi dapat mawalan sa ating tindahan. Yung sigarilyo, alak, at saka itong mga candies, then junk food. So, mostly yan lang talaga ang mga sellable. Soft drinks. And then, ito yung mga kubra, yan. Pero yung ibang items, hindi na ako nag-stock like yung mga juices, hindi na juice na pambata, hindi na ako nag-ano niyan. Meron akong items, lalo na ngayon, sobrang init mga kasari, kaya mabenta yung milk bar, yung mga ice cream. Yung ice cream mga kasari, available siya sa home store. So, kapag meron namang naghahanap dito sa aking tindahan, kukuha na lang ako dun sa home store. And then, papatong na lang ako. So, yun na lang yung ginagawa ko mga kasari. And then, yung milk bar natin mga kasari, iyan. Mabenta yung milk bar natin, binibenta ko lang siya ng 10 pesos. Pwede naman siya 12. Siguro pag madaling araw, ito 12 po na siya. Kasi, per ano, nasa 2 pesos. Nasa 2 pesos ka lang. Pero okay na yun. Pero magkamamit ka kasi ng ref. Kaya, dapat may additional. So, iba yung sayo, iba din yung ano nang gamit sa kuryente. So, yan mga kasari. Dapat, hindi rin ako dapat mawala ng mga juice na yung tetra pack. Ano lagi? Litro, tetra pack ba yan? Nakalimutan ko na. Basta yung mga sachet na mga ano, tetra pack yata yan siya. So, yan, dapat hindi ako mawalan yan. Yung mga magic syrup, yan yung mabenta. Kasi, kapag wala dun sa loob, at least paglabas nila, merong items. So, yan mga kasari, ang update natin sa ating items today. So, yan. Gusto ko talagang i-promo na to mga kasari kasi parang feeling ko na-stuck siya ng matagal. Ang tagal niyang na, ano, kasi instead of Jamaica or Island Lime, ang anuhin nila, yung ginagamit nila is juice na lang. So, ito naman yung juice ko na kinuha ko nung sa customer dito mga kasari. Yung isa siya sa mga ano din, dealer yata nito. MNL. So, medyo sabi niya hindi siya, ano siya sa lalamunan, pero katagalan, ano siya, masakit siya sa lalamunan. Ito siya, pwede daw to siya pang cheeser. Kaya, dinisplay ko na rin siya dito. So, ito naman si ito. Ayan, nagkalat yung mga sito ko kasi nilalaruan ng mga bata. Yung mga items ko, nilalaruan. Nagkalat-kalat.